Hi guys, this is first day ni Lola Park. At ako'y gabi nang pumunta dyan. Gawa po kasi ng si Mami ay umalis today. Kaya po nakapentalo ng Mami. At dumiretso na nga rin ako sa kanila. Dinala na yung mga iba pang hinanda na items galing sa ating store sa main. So kasama natin ang ating tindera ni si Ate Big at soon ay magiging on-call tindera na lang natin siya. Si Small ay atin namang regular tindera pang-araw. At syempre yung ating panggabi na si Ate Jai. Okay. So ayan, at pinag-aayos natin ang ating Lola Park nyo habang sila ay naghahapunan. Hopefully, no, ay maging matagumpay ang ating journey. So hindi man tayo maghahangad sa una dahil ganoon naman talaga, paghihirapan, pagsisikapan, magpapakilala pa rin tayo. So ibibigay pa rin natin yung ating best of service, no, na ginawa natin sa ating dating store, sa ating store. Konti-konti pa yung tinda namin. Nagbebenta na Lola niyo. Ang dami daw naghahanap ng ice cream, magpapagawa pa kami outlet dito. Ayan. Unti-unti kami guys, makakaraos din kami. No. Lagyan din tayo konti alak-alak dito. May hinihintay lang akong ano, dahil ito kailangan daw manuhin eh. Ayan. Parang mga nalugi yung matura nyo naman. Stormake, Lola Pad. Magusta ba ikaw na lang magluto? Ay, bakit? Mapagod ako. Nasaan? Ay, wala ko. Sa bahay. Ay, saan? Ay, wala nga luto dito eh. Hindi, dun sa amin. Ay, makainip ko din. Lola nyo. Prito na tayo ng ano? Itlog at saka ano? Eh, yung mga bata, re-request yung itlog mo. Itlog at saka hotdog. Scary. Pwede na lang. O tara ma. Kaya mo na dito daddy? Ay hindi. Ako magluluto. Hindi ko alam mo sigyan. Hindi nagluluto yun eh. Sikaw-kaw paglulutoin ko. Itong hotdog. Oo. Tapibili ko si buwis na puti. Ayun na lang. Ayun na lang. O sige ha. Wait ako dyan ha. Hi guys. Mami Park is here. And in today's video ay mag-shout out tayo. No? At magkakaroon tayo ng sharing. So in today's video din ay ipapakita ko sa inyo ang ating so far expenses. So dahil ito ay makukuha natin yung mga shoutout natin from our store branch journey, dito tayo i-shoutout natin yung ating mga store branch viewers. Okay? So also di-discuss, pakipakita ko din sa inyo kung ano yung mga expenses na meron na tayo at kung paano ninonote ko lang siya muna. Okay, so importante po ito, gawa po kasi ng sa pagsisimula po ng negosyo, kailangan po talaga all of the expenses ay talagang kailangan yung isulat kasi 'yun ang tama. Okay? So far walang masyadong formal na pagsisimula yung ating pagtitindahan, no? So mamaya i-discuss ko sa inyo and siguro discuss na natin bago tayo mag-shoutout, no? Wala pong masyadong formal kasi ang usapan namin ng Lola Park nyo bago siya tumira doon ay ayos na yung tipong magtitinda na lang siya literal. But hindi ko kasi ina-expect na kasama na niya si Lolo Park. So kaya nagulat din ako, but at the same time syempre masayang masaya ako, di ba? So they are already 2 days doon at buti na lang may dala silang electric fan at natutunan nila kung paano na nila isasara ang kanilang pinto. So It is very overwhelming moments kasi syempre ayun nga yung gusto ko eh. Sabi nga ng Lola Park niyo, buti na lang talaga sumama ang daddy mo, ang hirap pa lang isara yung roll up ng kung ako lang mag-isa. So nahandun tayo pag ganun-ganon dahil kahit papaano may laman na ng onti yung ating tindahan. Hindi na rin ako nag-capture ng mga moments doon kasi natatamad ako. Yan. Pero so far, okay naman doon. Hindi mabuksan pa o hindi pa makapagsimula ng Ace Ice Cream. Gawa kasi ng kailangan kong mahintay na maglagay ng extra outlet malapit kung saan nakalagay ang ice cream. Gawa kasi ng ayaw ko nang magkaroon ng extension pa para for the safety na lang din ng mga matatanda, no? Ng ating mga oldies. And also, mas maganda yung ganun. So, hintayin ko yung schedule kasi yung may-ari ang gagawa kasi ayaw kong gagawa kami doon ng something lalo na kung electrical wirings, at least if there is a mistakes handoon sa mismong may-ari na yon. And talagang syempre lalo na kapag ka bago pa lang tayo doon sa ating ano, kasi kami kauna-unahang umupa doon eh, no? Kami ang pinakaunang umupa. So napakarami na rin nakakaalam na yun ay other store namin and also si Lola Park ang magtatao doon. Actually, nabibilan na sila mga sigarilyo, paunti-unti, kape, ganyan. So, hindi pa ganun ka-formal yung ano, parang naging dry run pa lang siya.
kasi nagpapakilala, magpapakilala pa. Although ang kagandahan, nagkaroon na tayo ng magandang ano, nung magandang branding, no, ng we already made a name, no, dahil tayo ay andito. So yung price na i-offer sa mga customer ay same ng retail price kung anong ino-offer dito sa amin sa Maine. Kasi yun naman din ang pangako ko sa community na maglalagay doon ng tindahan at makukuha pa rin nila kung ano ang presyong nahan dito. However, hindi po pinupush doon ang wholesale price. Puro retail lang ang kay Lola Park at dito po ang wholesale. So, talagang may hinihintay lang din ako na, ano, na time kasi gusto kong malipat yung aking isang upright freezer dito. Refrigerator dito kasi para ma-accommodate yung needs ni Lola Park. And also, nakikipag-coordinate na rin ako sa ating delivery ng soft drinks at saka ng alak kasi nga ay may higpit ngayon pagdating sa bote dahil nga sa ang biglang taas ng demand ng ngayong summer compare last year na summer. Sobrang taas ng demand pagdating sa mga soft drinks at saka alak. So kaya, hindi ko pa masasabi kung kailan mapag-uusapan dahil nag-a-apply ako for wholesale price ng soft drinks ng Coke. Kasi parang ang mangyayari yata nun, kailangan doon ako sa Visor yata o sa manager ng Coke na nanahan dito sa Pandi ang kailangan kumausap sa akin. So yun. And I do hope na bago mag-end of May ay masettle na natin kung ano yung paunang kailangan ng tindahan. No? Siyempre, hindi lang yan kasi unti-unti din ipoprovide natin yung mga needs ng matatanda tulad ng lutuan, tulad ng yung iba pang mga anik-anik na kailangan nila. Another electric fan pa ang nire-request ng Lola Park nyo. So, mainam talaga na nandun si Lola Park kasi natutulungan ni Lola Park si Lola Park na magsara kasi mabigat yung roll up. So, nagpapasalamat talaga ako kasi na ilagay ko sila sa maayos-ayos na lugar talaga, no? Dual purpose ang nangyari, no? Living space nila at the same time ay aming business, another business. Okay? So wala naman akong ano diyan kasi gusto ko talaga mailagay ko sa ayos ang mga magulang ko. Sabi ko nga sa Lolo Park nyo tsaka sa Lola Park nyo na sa ngayon ganyan lang kasi syempre nagpapakilala pa tayo. Eh wala naman kayo ma-provide, wala pa kaming ma-provide na plus na ice cream kasi nga gusto ko nga bago magsimula mailagay ng maayos ang outlet nang or ang kung saan isasaksak, I mean, yung ating Ace Ice Cream. Kasi ayoko nang kung saan siya isasaksak, ganun. No? So dalawa yung chest freezer na inisyo sa atin dahil pang-istakan din 'yon. Okay? So nagpapasalamat lang ako sa Ace Ice Cream kasi ang bilis talaga ng response nila nung mag-request ako. Napakabilis talaga. So isa sa pinaka nagandahan ako sa serbisyo nila. Meron pa akong isang brand ng ice cream na tinawagan. Maghihintay ako ng tawag one of these days or one of the day next by next week kasi feeling ko mas okay na doon ilagay yon kasi hindi ako po pwede dito dahil may malapit na merong available na brand ng ice cream. So iyon ang isa sa pinapangarap kong ding brand ng ice cream kasi at least para pagka nagkaka-brunch ako madali na akong mag-apply. Yun yung purpose doon. So also I'm not stopping to look for direct agents or distributor or supplier ng mga pangangailangan pa natin, no? So ganun talaga, kapag ka negosyante ka, gagawa 'yan ang mga trabaho mo, 'yan ang mga dapat na mga assignments mo. Kung saan yung kailangan makontak mo yung mga suppliers para sa iyong convenience, no, in the future. And nabanggit ko din, no, sa mga nagdaan kong vlog na talagang isa sa pangarap ko ay ang magkaroon ng mga branches. No, hindi ako walang-wala ako ngayon masyado talaga yung sasabihin mong pera na ilalabas basta-basta. But that is my goal, that is my dream, no? Kasi, alam nyo, yung pagdating sa dulong sa negosyo, hindi pa ako veterano, pero gusto kong matutunan yung level ng buhay negosyante na kaya kong magpatakbo, no, ng negosyo nang mag-out ako sa comfort zone ko. Kasi dito, kung malapit lang siya, medyo manageable pa siya, although napakahirap pa rin, dahil malapit. Pero, paano kaya mag-manage ng negosyo na nasa ibang lugar na, no, nasa ibang barangay na, nasa ibang bayan, nasa ibang hindi naman probinsya, no? Pero baka nasa ibang bayan, ganyan. So, syempre, mas gusto ko pa din na mag-level up yung aking kaalaman, karunungan, pagdating sa mga ganyang bagay-bagay. Pangarap ko talaga na maging isang family business siya na nagbabranch out at only family lang ang magmamanage or magmamay-ari. Kasi nga,
gusto kong dumating dun sa punto na matutunan ng pasikot-sikot sa negosyo, sa larangan o sa industry na pinili ko. And which is, ang ating pinili ay wholesale or more of retail store, no? Na mga basic needs, mga FMCG. Iyan ang gusto kong tahakin. Kung darating yung panahon, it depends sa pandemic situation na may mga opportunity na makaka-enter ako sa iba naman niyang, sa ibang linya ng negosyo, other line of industry, okay lang. Like showbiz, charot. Showbiz industry. No, hindi pa ako ready para sa ganyan kasi hindi ko 'yan pinangarap. Ang pangarap ko talaga ay yung nag-explain, nagtuturo, ganun, kasi maganyan ako eh. Yun lang, no? So, yun yung update ngayon. At syempre nga pala, i-update ko din kayo pagdating doon sa mga expenses. So, isa sa mga unang hakbang na ginawa natin ay i-note lahat ng expenses. Alam niyo, hanggang kanina, hindi natatapos ang expenses. Kasi, sabi ng Lola Pagyo, walang pambukas ng soft drinks, walang lighter dito, may mga sigarilyo, may naghahanap ng lighter, sisindi daw, ganyan-ganyan. So, o nga pala, no? Kasi syempre, madami din kaming ginagawa, no? So, kung hindi sasabihin din minsan ni Lola Pagyo yung mga needs doon, hindi namin malalaman. So, kung maalala nyo, meron ng notebook talaga si Lola Park. May notebook na talaga si Lola Park pagdating sa pagtatala. Ang notebook po na ito ay ito po ang magiging silbing kanyang talaan for the whole year, kung aabot. Ito pong notebook na to, at ganito din po yung notebook ko before, nung una ko nagsimula dito, at sa dati ko pang store, bago kami napunta dito. So talagang ang mga first page niyan, ay ang nilalaman, ay puro mga inilabas na mga paunang expenses or puhunan. Okay? So, hindi pa po dito naka-include kung magkano ang lahat-lahat ng nasa store. Gawa po kasi, nang hinihintay ko pa yung delivery ni EKC, target date niyan ay second week of May para ma-half full blast natin yung sa kay Lola Park. But syempre, priority pa rin din natin yung nandito kasi syempre, ito ang pinaka-main natin. So far, ang naisusulat lang dito ay ang ating mga expenses na hindi na mag-generate ng income but can help to generate more money or more income. Okay, so I think kapag ka nabili ko na talaga yung mga halos lahat ng kailangan doon na hindi nagagasta, unless pagka hanggang sa until mag-improve, eh yun, i-add natin dito. However, ito po ay papasok talaga sa date na March until March ba to? Oo, March 3 kasi, alam niyo po kung bakit, kasi po doon po yung nag-start yung sa mga down payment. So, March 2, mga second week ng May or pinaka end of the month ng May, doon matitigil tiyak ang ating magpagtatala ng mga expenses. So, nahandyan na yung ating down payments, yung mga materials na ginamit ni Daddy Park, yung mga miscellaneous like gas dahil sa pagkuha ng mga materials, something like that, all in na dyan. Handyan din yung mga ilaw, padlock, no, pinalinis natin, mga sabon na ginamit, mga walis, ganyan, mga welding supplies na pinadeliver ni Daddy Park na galing ng online, 'di ba? Gumawa siya ng cart, meron ding bumili din siya online ng gulong ng mga ng cart natin, no? So yung cart nga pala natin tatawagin nating si fighter cart. Kung meron tayong fighter car, meron tayong fighter cart, 'di ba? Bonggang-bongga, gamit na gamit. Handyan din yung ating mga plywood, 'yan yung mga huling materials na pinrovide ni Daddy Park. Okay, so handyan yung mga paint, ganyan, handyan yan lahat guys. Yung mga miscellaneous like also the Lazada, ganyan. G-pipe, yung bumili tayo ng tubo, no? G-pipe na 1/2, no? Yung nakita niyo sa vlog ko ng nakaraan na bumili kami sa, ano, saan ba yun kami bumili? Sa Highland Hardware ba? Parang ganun. Ang init-init, nakakapi ako guys. Ayan. So, may mga miscellaneous expenses din tayo, no? And also plastic, ganyan, ano? At yung plastic natin na pinadala doon, expenses yon. Yung mga labo, mini, tiny, medium, ganyan. And then, yung mga office supplies like pentel pen, pampresyo, ano pa ba? Masking tape kasi pagka may nilalagay kami. So, yon yung mga office supplies. And also, tools. Tulad nung kanina, yung last na binili ko kanina is pambukas ng soft drinks, kasi sabi ng Lola Pat nyo, walang pambukas ng soft drinks, walang lighter, naghahanap, ganyan-ganyan. Okay, so yun, pinrovide natin. So yun nga, naalala ko nga, no, naglagay kasi ako ng isang case na soft drinks doon na mix na 8 ounce. At saka, ilang ano dyan yung nilagay mo doon? 5 kasalo. Kasalo, 5. So yun, kaya naman, nakasulat yan lahat yung ating mga binibili na mga expenses na hindi na mag-generate ng income but can help
to generate more income. So, sa huli na natin, kapag ka nag-full blast na tayo doon, ay nailista na naman na namin. Saan dyan yung listahan? Nailista na naman namin kung ano yung mga inilabas mula dito. No? Dahil aayusin ko yan dahil mag-i-inventory tayo. So, naglaan talaga kami ng papel na ganito para lang sa lahat ng kukunin ni Lola Pat na pauna nating i-go-go ng mga ibebentang items for the month of May. So, after ng month of May, ibang pagtatala na yan. So, Mami Park, ito yung tanong lang. Iyan ba ay ima-minus mo, ileless mo doon sa iyong sales for the month of May? So, siguro po ay pupwede siya na hindi muna. Kasi po, ito po yung paunang capital natin eh. So, ang ating lamang pong ima-minus sa ating sales ay ang ating renta, tubig, kuryente, at yung pinakalas na ating magiging ano, at saka yung ating mga ano, mga items. Ito po ay nandito lang yan, ima-minus po natin yan paunti-unti at babawiin po natin yan sa net income. Doon po tayo magbabawi sa net income, hindi po sa ROI. Ang ROI po natin ay babawiin gamit ang net income. Ganun po. Sa ganun po siya namin ititreat. So talagang hindi kami muna sasahod, hindi muna kami kukubra until such time na ba-build up na yung tindahan. That's when the time na unti-unti, amin ang babawian si store. So, ganun po talaga sa pagnenegosyo. Kaya nga, hinanda ko na rin yung sarili ko na talagang sa una ay ako muna ang sasagot sa ating Lolo Park and Lola Park. So, malalaman ninyo ito pagdating ng mga magdaraang panahon. No? So, ang importante lang is yung sa sales, hindi muna ako nagpa-record ng sales kasi talagang iilang piso lang naman din yon, iilang daan lang naman din yon. Sabi ko, pagka nag-full blast na ng bagsak, naka-order na kay EKC at nag-full blast ng bagsak ng items doon kay Lola Park, ang gagawin ko is doon pa lang mag-i-start akong mag-record ng sales. So, yung magiging sales ng nagdaang May 1 to hanggang sa, halimbawa, kung May 15 nagbaba ng full blast ng groceries, ia-add ko na lang lahat ng sales para makapag-start no, ng sales for the month of May. So, I'm going to explain that to you guys in later part no ng ano natin na end of the month ng May no. So importante lang na lagi meron tayong ganito kasi marami po sa atin ang isang pinakamalaking mistakes na nagagawa pag nag-i-startup ng negosyo, hindi marunong magtala. Naalala ko nun si Daddy kanina, nagkwento siya si Lolo Park no. Si Lolo Park sabi niya, dati may tindahan din ako. Alam ko na nga kung magkano kikitain ko sa loob ng isang linggo eh. Kasi nag-inventory ako eh. Gulat ako, sabi niya ganun. Oo, sabi niya ganun. Alam ko na agad. Kasi ini-inventory ko ang aking tindahan. Kasi which is totoo naman, nung naging mag-asawa sila ni Mami kasi, hindi na siya nagtitindahan, nag-iitlog lang siya. Ano kasi siya, binata nung napangasawa ng Mami ko. Ano siya, matandang binata. Yun ang kanyang negosyo. Nakita ko yung bahay nila doon sa side ng Daddy, ng Lolo Park nyo, is meron talagang parang dating naging tindahan. Kaya lang hindi na yata nag-click, ewan ko somewhat, nag-change venue, ay nag-change business, nag-dealer ng itlog. Tapos saka sila nagkita ni Mami. Yun, saka sila ano. Kasi si Mami, pag doon pumipila sa kay Daddy Park na ano, na pag-iitlog. So kaya dahil sa itlog, sila nag-meet ni Daddy-o. Yun ang love story nila. O diba, may kasama pang love story. So mag-shoutout na tayo guys. Ayan. So sabi, Jay. Angat mo kasi. Hindi mo na pinagkape kanina. Pag nabasag yun, alam mo babasagin yun eh. Angat mo kasi. Sabi ni Ruth Antonio, Mami Park, may munti rin kaming sari-sari store. Nag-asawa ko soon. Gusto ko rin ng ganyan pag ako ay nag-for good na. Thanks po. Ayun. Judith Ramos, happy birthday, Mami Park. Ayan, nalate na ng abatis. Ano na. User-by1WY4YQ1P. Hello, Mami Park. Silent reader mo po ako. Idol po kita. Sobrang galing mo. Hindi naman. Sapat-sapat lang. Shout out po, Lizelle Milante from Bicol. God bless and more power po sa store. Ayun. Teresita Baron, 4944. Ito, Dalia Morato, 2207. Sabi ni Dalia, Mami, nasa komportable na ako sa pagninegosyo. 25 years existing. May napatapos na akong doktor. Si ano din po, si Mamalu Aguirre. Sa bahay. Ayan, si Mamalu Aguirre, guys. Ano din siya? Nakainom siguro to si Ma Ate Mau.
biglang bumulong. Si Mama Luagire, guys, na isa nating subscriber, nakapagpatapos din po siya ng doktor, no? At yan daw po ay katas talaga din sa tulong ng pagsasari-sari store. O, diba? To God be the glory, nakakapagpatapos ang pagsasari-sari store, no? Nakakapagpatapos ng mga anak. Basta marunong ka lang talagang dumiskarte, no? At syempre, yung kaalaman natin. So, sabi nga ni Ma'am Dalia, nakapagpatapos daw siya ng doktor. Pero, nang sinubaybayan kong vlog mo, naging vitamins na naman ng mindset ko. O, diba? Nagiging vitamins pa tayo ng mga mindset nyo. Talaga naman. Kaya nagbalik na naman sa akin na magpursige sa business. Kahit yung mga pangarap ko noon ay natupad na ngayon. Tulad ng 3.5 acres piggery farm, sana all. At 1 acre mini farm na aming tinitirhan. O, diba? Sana all. Sino bang hindi magkakagusto ng farm, diba? So, nakakatawa, diba? Imagine niyo guys, si Ma'am Dalia ay isa ng veterana, legend na, no? 25 years na nagtagumpay sa pagsasari-sari store as pagninegosyo. So, nakakatuwa na malaman natin na gano'n lang, gasino lang ba tayo, pero nagsusubaybay sa atin, no? So, maraming salamat po, Ma'am Dalia, for sharing your life experience and for sharing your achievements sa pagiging negosyante. So, thank you po at nandito po kayo sa channel ng Mami. Arlene Gonzalez, happy birthday daw, sabi ni Arlene. Bonifacio Lenny, hi Mami Park. Wow, nakakatuwa naman ang store mo at sobrang daming stocks. Watching sa vlog mo. Ngayon po simot na. Kailangan na namin mag-replenish. Mayan Castillo, wow, ganda naman ang branch Mami Park. Laging menos ang bayad sa labor. Yes. Pagka meron tayong mga kapartner sa buhay na mga magagaling, mga handy, hindi tayo basta-basta kailangan mag-hire kasi we have someone to do the things na tulad ng mga ganyan. So, talagang para ka na rin tumama sa loto. Huwag sa weteng, ha? Loto na lang. Na magkaroon ka ng partner na katuwang mo talaga all the way, all throughout the years na nagbi-build up kayo ng business. Importante po talaga ang support system at isa lang ang goal na gusto nyong mangyari ng kapartner mo. Kasi, malaking bagay na yung kapartner mo hindi mo na konsumisyon, no? Kasi I've been in the business na meron akong kapartner na konsumisyon. Talaga namang napakasakit sa ulo. Parang hindi ka talaga ma-inspired magtrabaho, no? Nahihila ka pababa. So that is the saddest part of having a partner na bulagsak na paano ba 'yon? Bulagsak sa pera, ganyan, no? So, Ricky Anuevo, ang galing gumawa ni Daddy Park, malaking tipid, God bless. Winnie07, shout out. And, sino pa itong mga to? Rose May, Mami rin tawag ko sa'yo. Sa tingin ko, matanda ako sa'yo. Idol kita, kaya dahil marami akong natututunan sa'yo. Kaya magbubukas uli ako ng sari-sari store soon. Everybody calling me Mami. Mapamatanda, bata, maingipin o wala, bakla, tomboy, tito, tita, everybody calling me Mami Park. So, okay lang po yan. Okay? Ayan. Alam niyo po ba, nung madalas akong gawi-gawi doon, ang dami bumabati sa akin, hi mami, pag nakikita nila ako, kahit di, magulat ako, dumaan pala sila, hi mami, ano yan, dilipat ka na ba, ano yan, another store mo, nakakatuwa, talagang kahit si Lola Park yung na-amaze, kasi, they know me, nakakatuwa lang, kasi, for the past 2 years, yung branding natin, no, gumawa tayo ng name, yun yung sinasabi ko sa inyo na sa negosyo, tatatak sa tao, tatatak sa customers, kung ano ang impact ng iyong negosyo. Yun lang. Okay. Another thing is, Liza Caps Vlog, di ko naman napapanood lahat ng videos mo, Mami Park, kasi nga, busy din ako. Pero, lahat ng videos mo na napapanood ko, nakakakuha ako ng ideas sa ating negosyo. More power and God bless always. O, diba? Minsan kasi hindi naman na kailangan talagang mag-comment, no? Hindi naman, ano, talagang okay na rin ako doon. Masaya lang na paminsan-minsan nagpaparamdam kayo diyan nang nalalaman ko naman kung sino mga viewers ko talaga, no, na talagang natututo. So nakakatuwa. It's very fulfilling as a vlogger na hindi baling ano lang ang views natin as long as mas marami yung natuto. I mean may natuto. Kahit hindi na mas marami yung natuto, at least may natuto. 'Yun yung importante sa lahat. Beliana Santos, gandang tanghali po, Mami Park. So we're reading those comments from the title video of Ang Ganda ng Mga Gawa ni Daddy Park na Store Shelves. Ayan. So, next would be our, okay, next would be is our, eto. Ano ba to? Yung last upload natin, no? Yung nag-display na tayo, no? Nakalipat na sila Lola Park. Okay, sabi, Ellen Pilar, shout out po. Si Winnie at saka si Beliana Santos, shout out sa inyo. Bakit ay bumaba ng laptop ko? Teresa Tabaron, Juanito San Mateo, Mary Joy Jobes, sabi niya, sarap kain ni Lolo Park. Dami niyang pagod pag sakay sa'yo sa cart, Mami.
Subaybayan ko po ang journey ng branch mo, Mami Park. Love you. O, di ba nakakatawa? Sumakay-sakay tayo. Congrats, Mami Park. Finally, start ng mag-display. Dami kong tawa sa'yo, Mami. Love trip. Pa-shout out po from HK, Hong Kong to. Hahaha. Pa-belated greet na rin. B-day ko po nung 27. Same tayo, Taurus baby. Good luck and God bless. So, belated happy birthday and shout out to you, Mary Joy Jobes from watching from Hong Kong, no? Yeah, Taurus. Alam niyo po, si Mamalu Aguirre, Taurus din po yan. At tayong mga Taurus kasi, matatapang tayo in a way na hindi tayo papaano, hindi tayo basta papayuko, no? Hindi tayo tayo yung mga matatapang na inilalagay natin sa lugar ang tatang, lalo na kapag nasa negosyo tayo, no? At tayo yung tipo ng mga tao na wala, hindi tayo yung kahit sabihin pang ano man ang level ng buhay natin, tayo yung mga taong hindi ko naman sinasabi yung iba hindi ganoon, ano? Napansin ko lang naman na yung mga tayo, yung mga dapat mga wala ng patunayan, eh mahirap tayo o hindi natin basta kailangan ng magpatunay o masyado pang i-explain ang mga sarili natin. I just noticed that, no? Sa mga Taurus na mga matatapang, no? Napansin ko lang. O, huwag magtampo naman yung iba, sinasabi ko lang naman yon. Siyempre, depende pa rin sa tao yon. Hindi yan sa zodiac sign, actually. No, depende pa rin sa tao yon. Okay, thank you ah, Mary Jobes. Also, shout out to Jonathan Debag. 5243. Congrats, Mami. Manifesting din po ako. Another business din po sa akin soon. In God's will, thank you po sa mga advices at learnings. More sales po sa atin. Salamat din, Jonathan. Naiinis ako dito sa aking laptop. Yung laptop ko ayaw mag-move. Good luck, Mami Park, from Nestle Maravilla. Okay, salamat po. Roro Chen. Happy selling daw sa lahat. Karen Balsena Agustin. Lordelisa Abogado. Sabi niya, mahirap talaga mag-umpisa sa lahat ng bagay, which is true, no? Kasi hindi natin tinatahak ang shortcut. Eh, ganon. Alam po na, kaya nahihirapan ako kasi hindi pala tama ang pindot ko sa aking mouse. Okay, Jeff Piesa o si Lori Bell, sabi niya, lapit na mag-open. Good luck sa second store mo, Mami Park. Ayan. So, sa ngayon, nasa dry run tayo. Ricky Anuevo, Rowena Ramones, sabi niya, congrats, no? Maraming thank you sa inyo, ha? Angeline Balmores and Caridad Delena pala, sorry. Nahabo kasi guys eh. Actually, touchscreen po ang laptop ko. Pwede ko naman siyang iganon. Kaya lang kasi, baka minsan mamali ang pagkakatouch ko. Sana naman ako mapunta. So, pagka nilalakihan ko, sino-zoom in ko. Ayan. Yun. Eh kasi gaganon pa ako eh, pag touchscreen. Hindi katulad ng ano, mouse ang gagamitin ko sa laptop. Anyways, ayan po ang ating shoutout. Maraming salamat po sa inyo. Till next time na ating pagkikita. And I do hope na kung sakaling paminsan-minsan hindi nakakapag-vlog ang mami, naintindihan niyo po na busy ang mami, ano? And I'll try my best and make sure na magkaroon ako ng mga important captures pagdating po sa journey natin sa branch and also yung update natin dito sa ating main. So abangan po iyan, lalong-lalo na sa kung paano po tayo magtatala at mag-aayos ng ating finances or ng ating financial report doon sa branch natin, no? So ito ay magiging guide sa inyo sooner or later at makakakuha kayo ng idea. You can make it a better version of you, no? Eh akin lamang ay mga simpleng pagtatala, lalo na tulad niyan sila Lola Park, yung may edad na. Actually, ako gagawa talaga ng reports nila. Kaya time to time din talaga I have to go there to check them, no? Aside from checking their situation, their status there, also how it goes yung mga inilabas nating puhunan. So this is Mami Park and this is Team Park, nagsasabing Tindera is my proud career. Bye. Fighting.